Dito na tayo sa segment kung saan katulong namin sa pagbabalita ang riders and volunteers ng Ride PH Grupo RPG. Mga Pops, naging mahirap ang pagbiyahe nang magsimula ang community quarantine. Kaya ang ilan naghanap ng alternatibong transportasyon. Isa na nga riyan ang electronic bike o e-bike. Yan ang tinutukan ni RPG member Toto Padulyon. Isa sa mga alternatibong transportasyon ngayon ang mga electric vehicles gaya ng e-bike. Dumami ang mga gumagamit nito lalo nung nagsimula ang lockdown at bihira ang public transport. Isa sa mga tumatangkilik ito ang corporate worker na si Janice Roman. Ginagamit ko rin siya papunta sa trabaho, lalo na kapag naka-corporate attire. Mahirap kasi kapag yung manual na bike. Kaya nag-e-bike ako kasi may dalawang options eh. Pwede siyang manual kung sakaling mawala na ng charge. Nag-start ako nitong pandemic lang eh, lalo na nung may limitations pagdating doon sa transportation. So, naisip ko na mag-e-bike kasi nung one time na kailangan kong pumunta ng trabaho, tapos walang public transport. At katulad ng ibang sasakyan, may road ding safety measures ang e-bike. Kailangan, syempre yung helmet, tapos kailangan may face mask. Ito rin, siguro yung visor. At tulad ng ibang siklista, hangad ng mga e-bikers na magkaroon ng mga patakaran na mas magbibigay ng pagkilala at proteksyon para sa mga e-bike at e-bike riders. RPG, Toto Padulyon para sa One Balita, Pilipinas.